Hello and welcome to this new topic in line with e-commerce versus e-business under enterprise resource planning. So actually, may mga times na nalilito ang ating mga meron tayong pagkakalito sa ganitong pagkakataon. Some of us think that they are practically the same. Well, in some ways it could be yes, but more often it is not. Meron talaga silang distinction. All right? So let us begin. Kapag sinabi nating napindot ko agad. When we say e-commerce versus e-business, ang e-commerce ay siya nagfo-focus sa interchangeably ng mga products. Pwede kang mag-order, pwede kang mag-shop online. So most likely dun pumapasok ang e-commerce. It is like you are selling online through the use of ICT or ICT tools. Pwedeng nasa website platform or pwedeng nasa marketplace platform, regardless. As long as it is digital. On the other hand, when we say naman e-business is, it is focusing on the process itself. Kung paano gumagana yung business, of course, think of it as a back end. Halimbawa, e-commerce, think of it as a front end. Na kung saan siya yung public facing na pwede kang dun bumili, dun mag-shop ng mga products na gusto mo. On the other hand, yung nangyayari behind the scene, doon papasok yung e-business. In sense, yung process na yung kanyang pinofocus, that will be the back end. So what you are saying is that what you are seeing is the front end, but what is working is the back end. Right? So let us proceed. Primary process in e-business. Yan. So meron tayong tatlong part ng primary process sa isang e-business. So una is meron tayong product processes. So for example, andyan yung procurement, ordering, replenishing of stocks, processing of payments, electronic links, at iba pa. So in other words, dyan siya umiikot. So number two is that customer-focused process. So sabihin natin na dyan papasok yung ating mga payment, dyan papasok yung ating mga iba't ibang gateways. So sabihin natin na may GCash, may land bank, na pwede ka magbayad kung ano mang banko or online banking. Walang problema. So, tapos customer satisfaction, mga reviews, dyan naman siya pumapasok sa number 2. Number 3, internal management process. Yan, ito naman ay yung sa mga employee mismo, tsaka sa management, na sila mismo yung naglalagay ng mga product, sila mismo yung nagmamanage ng mga content ng specific na platform. So, practically, they are very easy to understand. So, sa e-business, all they have to do is, under 3 parts, is the product processes. In a sense na dyan nakalagay lahat ng pwede mong bilhin in an organized manner. And customer-focused processes, if they have complaints, if they have, they have reviews, as well as, let's say that, they have an access to the system. Like, ano yung mga na-shop na nila, ano na yung laman ng cart nila, they have an account on it. And internal management process is kung maglalagay sila ng mga products or dadagdagan nila ng bagong module yung system or process, sila yung bahala doon. On the other hand, ganyan lamang siya kasimple. Now, first question. In your own terminology, what is the difference between e-business and e-commerce? Second question. Sa tatlong nandito, which you think is the most important and why? Alright, let us proceed sa second nating pag-uusapan. May tinatawag tayong e-business as a virtual supply chain. Napag-usapan na natin yan. But practically, when we talk about virtual supply chain, dito lamang siya papasok sa 5 categories na to. Of course, there could be more process, but this is most likely na mga hindi mawawala. Number 1 is provides information on the products to all the participants of the supply chain. Of course, ang hirap naman na ikaw ay gumamit ng isang process without actual description or any information regarding that specific process or product. Number 2 is allow placing orders with suppliers. Ito yung what's good here. Halimbawa, mayroon kayong mga produkto na shampoo, reseller kayo ng ganun, sabon, tsaka mga panlabas, sabong pambahay, kung ano man, mga products. Is that you have a direct contact at pwede kang mag-place ng order mula sa system mo. All the way connected siya sa system ni supplier para makakuha kayo ng specific stock na kailangan nyo. On the other hand, allow customers to place order. This is very important. Just imagine may e-commerce site ka, di maka-order yung customer. Right? So this is pretty self-explanatory at least.
Next one is filing and delivering the orders to customers. So, in line with this is, kung mapapansin nyo, sa mga malalaki nating e-commerce sites such as Shopee, Lazada, Alibaba, Zalora, is meron kang tracking sa kanila eh. Sa kanilang website or sa kanilang mobile application is that kita mo kung ano na yung process ng iyong in-order. So, halimbawa, di ba yung una nun kapag nag-order ka, inaantay yung confirmation ni seller. And from there, dadalhin ni seller sa kung saan man yung delivery office na yon, and marireceive mo yung notification na andito na siya ngayon. Tapos, kapag gumalaw, sabihin nating lumipat na ng ibang shipping point yung inyong product, ma-update din kayo. As well, hanggang makarating sa inyo yung specific na yung specific na product na yon. So kung ilan man ang dadaanan niya, kung ilang rider man yan, or sabihin natin ilang delivery, you're always updated. Halimbawa, mula sa umorder kayo, sabihin natin Mindanao, papunta sa Santa Cruz, Laguna, of course, mayroon silang mga shipping hub doon at doon nila yung ibabagsak hanggang makarating doon sa location niya. All the way to that specific rider na magdadala sa'yo. And next one is receiving payments from customer. Sa ngayon, sa mga ginagamit nating e-commerce, may cash on delivery eh. Pero meron din namang hindi nawawala yung online payment. Actually, pwede na nga din ngayon ang ATM payment eh. So there are lots of things na pwede nang gawin, depende lang sa process. No? So, another question for you is that sa 5 items na nandito, which do you think is the most important and why? On the other hand, ano sa palagay nyo ang least important and why? Right. So magkaroon tayo ng susunod na pag-uusapan like the business to consumer e-business. Alright. So when we say e-business, sa ganitong type is that it takes place between a company and the consumer. So it is like meron tayong direct direct connection mula sa business all the way to the consumer. However, the consumer comes directly in contact with the company. So nabanggit na natin that they can actually send messages or exchange messages kung anumang uri ng method yon, and can view the company brochure or prospectus online along with their product and services and thus make an order. So practically, nagagamit na natin to, maybe we are that just aware na kapag may nakikita kang photo ng isang product sa isang platform as well as meron siyang mga information like price, brand, kung anumang additional data, and you can order it, practically you have a direct connection. Kasi ngayon, pwede ka nang magtanong sa seller eh, di ba? Kung yung item, yung iba nga nag-video call pa bago talaga sila mag-deal or mag-place ng order. So for example, sa Shopee, I have seen someone that bago sila mag-place ng order, medyo mahal kasi yung item, is nag-video call at pinakita mo na yung item live bago nila ito kinonfirm as order nila. Moving on, tingnan naman natin ang business to business. So practically, napag-usapan na din natin to ng previous session, but this is practically company to company na yung nag-uusap. So halimbawa, mayroong process si company A na kailangan ni company B, sila yung direct na bahalang mag-usap para makater kung ano man yung kanilang dapat ibigay sa mga customer. Madalas, ang mga company na to ay dependent sa ibang company tulad sa mga raw materials, spare parts, or other products na kung saan nire-require ito na makapag-manufacture ng kanilang produkto. So for example, para makagawa ng balde o sabihin nating igiban, sabihin nating lagayan ng tubig, galon, ang isang kumpanya, kailangan nilang kumuha ng isang sort of chemical at plastic mula sa isang kumpanya. Kung malayan, hindi sila makakagawa ng kanilang mga tubigan or sabihin natin galon. So that is practically a very simple analogy. Now, next question for you is to think of an example of this case. So business to consumer and business to business. With that, I'll be seeing you sa ating next meeting.